sumay inyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang nilalang sa sanlibutan kung walang humirang, kung walang bumuo, kung walang nagbigay buhay kay Adan at kay Eva. Walang nagmahal na hindi nasaktan. Walang magmamahal na di makakaranas ng manakanakay pait, lumbay sakit, kung magkamisan tulad ng Ama na nasaktan sa kanyang pangarap, sa kanyang mithiin ng anak niyang si Eva't Adan ay makatira sa paraisong mainam. Wala siyang minithi kundi pawang kabutihan, subalit ang kaganapan sa bawat nilalang ay di pantay-pantay. May napabuti, may napasama, subalit mapalad ang sa kanya'y kumilala. Sa tuwina'y kabutihan niya ang nararamdaman at kinikilala. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Maligayang bati kay mahal na kapatid na Bunso at kay kapatid na Emna, bagamat wala po siya rito. Napakabuti ng Ama kung inyo pong pagninilayan, may takda po ang lahat, ano? Ang pagsilang may takda, magkasabay mana isinilang, petsa na turingan, welcome uli, mahal na kapatid. Subalit, magkaiba yung taon, magkaiba yung araw, magkaparehas ng buwan, pati ang bilang, kung anong petsa na auno, Oktubre auno. Subalit, magkaiba ng taon, magkaiba ng araw, pati oras. Kaya kung pagninilayan po ninyo, pag halimbawa kayo ay may tinatanong, mayroon kayong hinihiling, bakit yun ibinigay na? Bakit ang sa akin ay hindi pa? Lahat ng may buhay ay binigay ng Ama, subalit hindi lahat ay takda-takda, sabay-sabay na nakamtan niya on. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung pagninilayan ng tao ang buhay na kaloob ng Ama, mabuti siyang magbalangkas. Totoo siyang magbalangkas, tapat siyang magbigay, walang kamalian. Kaya kung siya lamang ang masusunod at susundin ang tao sa kanyang buhay, walang pagkakamali, di po ba? Sadyang walang pagkakamali, hindi nagkakamali kung siya ang pinangunguna. Lamang, sadyang ganyan ang buhay dito sa lupa. Kumisan ng dahil sa pag-iisip at damdamin ng tao, lalo tigit kung bilang pagkatawang pinairal, nalilito, nagugulo, nahihirapan, nasasaktan, sino may kasalanan? Siya po ba? Gusto po ba ng Ama yaon? Kumisan pinahihintulutan niyang magkasakit, hindi para kalimutan niya yung kanyang pangako na mahal niya ang mga anak niya. Kumisan pinahintulutan niyang magutom, hindi ibig sabihin ay pinabayaan. Kaya kung yung misa na yon na pagninilayan ng taong nagaganap sa buhay niya, eh hindi misan lamang na binigyan siya ng paraan at pagkakataon ng Ama. Di po ba? Yung misa na nagaganap sa buhay ng tao ay madalas gawa ng Ama ng kaparaanan sa kanya. Kaya't hindi minsan lamang tumutulong siya. Sumasaklolo siya, nagbibigay siya, nagpapagaling siya, naghahango siya, at lahat ng mabuting ginagawa niya. Sa buhay ng tao ay minsan-minsan ang salitang paminsan-minsan ay nagaganap. Subalit sa kalooban ng Ama, walang paminsan-minsan siyang binabahagi kanino man. Kundi lahat ay sa tuwina.
hindi paminsan-minsan. Kaya, halina kayo mga mahal ko, pag nilayan ninyo yung paminsan-minsan na pagkakamalit, pagkakasala, buhay na ang totoo. Huwag nang maging paminsan-minsan pang nagbabago. Kundi, totoo nang magbago, katotohan ay kamtina at nang makalaya na sa bawat pagkakasala. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, halina po kayo at inyong tantuin ang bawat kalooban ng Ama sa kalooban ng bawat isang anak niya. Ang kalooban ng Ama at kaloob niya ay di matatarok ng mga anak niya, maliban kilalanin at tanggapin masuri ang kanyang kagustuhan. Kaya halina kayo mga mahal ko, upang sa gayon ang kalooban niya ay maghari sa inyo, ang kaisipan at damdamin niyo ay paging dapatin niyo munang pasakop sa Espiritu niya, huwag ang bilang pagkataon niyo. Humango po tayo kay Juan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga lagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham. Maliwanag po ang tinuran. Lahi kami ni Abraham, tugon nila. At kailan may di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain mo kami? Sumagot si Jesus. Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay na nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit, pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama, sinabi ni Jesus. Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit din ninyo maunawa ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang diablo ang inyong ama, at kung ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa, at kalaban ang katotohanan, at di matatagpuan ng kanya, sa kanya ang katotohanan, kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko ay ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang nagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan?
ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita niya. Diretsahan na po ang pangungusap ng isang Kristo. Katotohanan po ang sinambit ng totoong Hesukristo. Hayagan po ang katotohanang pinag-ulat at inulat ng Ama sa lupa. Subalit di matanggap ng mga taong di makakilala sa kanyang kaloob at sa kanyang ginagawa. Buhay ba ang Ama? Sa panahon ngayon, maaaring sabihin ng marami, kilala ko na si Jesus. Kilala ko na ang ginawa ni Jesus. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Tagapagligtas siya. Ano ba ang ginampanan ni Jesus? Nagpasan siya ng krus. Anong nangyari sa kanya? Namatay siya sa krus. Bakit? Tumubos siya ng kasalanan. Ang tanong, sa ginampanan ba ng Jesus na ang tigang damdamin mo? Nakilala mo ba ang mga aral na pinatotoo na mula ito sa Ama? Naramdaman mo ba ang pakikipagtotoo niya habang ikaw ay nakikinig ng mga aral niya? Tinutuntun mo ba ang kalooban niya habang dinadama mong siya'y totoong nabuhay para iligtas ka? Mga mahal, kung magkaminsan, ito ang nagiging dahilan ng hidwaan ng tao. Yaong talakayan sa kabanalan. Yaong paghahayag ng katotohanan. Yaong pakikipagtulig sanang bawat isa ukol sa kabanalan. Kung sa katotohanan ng tao, hindi makikipagpaliksahan, hindi makikipagtuligsaan, hindi makikipagpagalingan, hindi makikipagmagalingan sa larangan ng kabanalan sapagkat batid niya ang Hesukristong namatay at muling nabuhay ay di ginawa yaon kanino man. Buhay bang Ama? Kaya hindi matanggap ng mga inuusalan ng katotohanan. Kung anak kayo ni Abraham, bakit hindi nyo magawa ang ugali niya? Bakit ang inyong ginagawa ay ang ginawa ng inyong ama? Ano ba ang ginawa ng mga ama nila? Ang taliwas sa kalooban ng Ama ang ginampanan nila. Nakilala at ginawa nilang sundin ang Moises, ang pahayag ng Moises, ang banal na aklat na itinala sa banal na salita. Banal na aklat, ang mga hanayag ay pawang katotohanan. Subalit di maabot ng kanilang diwa. Hindi nila mawawaan ang pinag-uusapan ay kabanalan, ang binabahagi katotohanan, sapagkat nga alam nila ang salita, ngunit wala silang nararamdaman. Mga mahal, suriin nyo nga ang puso nyo kung may nararamdaman kayo. Damhin nga ninyo kung katotohanan ay nasa inyo. Kapag nasa inyo ang katotohanan at nararamdaman nyo ang katotohanan, hindi man ninyo ganang batidang kalahat-lahatan. Nunukal sa kalooban ninyo ito, wirang handog ng Ama, yaon ang mabubuhay at kakamtin ninyo. Ang ganang pangunawa ng isang Hesukristo'y daan ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag may nararamdaman ng tao, ano ang nangunguna sa kanya? Pagkatakot, pag-aalala. Ilan kaya sa katauhan ang kapag may nararamdaman, agad ang naalalay ang Ama niya? Agad ang nadama niya ay pag-ibig ng Ama niya. Agad kinilala niya ang salita na nauna, nahayag at hinayag ng anak niya. Nang kagalingan ay nagmumula sa kapangyarihan at hiwaga ng kanyang salita. Mga mahal, katotohanan ang sa aking tinuran, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya ikaw anak, magkakaroon ng daloy na kapangyarihan ng salita sa iyong katauhan
kung nanamnamin mong tuwiran at ikaw ay nananalig na may Jesus. Tama ba, anak? Kaya, mawawala sa mukha mo yung lumbay, yung pagkatakot, yung pagkabahala. Ano ang mapapalit sa iyong mukha? Yung galak, yung kapayapaan, na kahit hindi ka magsalita ay mababanaag sa iyong mukha ang tuwa, ang pag-asa. Alam niyo, mga mahal, sapagkat kung katotohanan ang nararamdaman ng mga tao sa panahon na yaon, dapat eh hindi nga tinuligsa ang isang Kristo, dapat eh hindi hinanapan ang kamatayan para iparatang ang lahat ng hindi totoo. Buhay ba ang Ama? Subalit, patotoo lamang ng Ama na ang Kristo'y binaba at ibinaba nga para tumubos ng kasalanan. Kaya't nakasaad, nakatalang mabuti at mainam na kaganapan. Kung hindi magaganap yaon, hindi matutupad ang tinuran sa panahon ni Isayas. Mga mahal, maliwanag na ang sumusunod sa yapak ng Kristo at kinikilala ang Kristo, nababatid ang katotohanan. Kaya't ang katotohanan ang siyang magpapalaya kanino man. Pinalaya na ba kayo ng pagkaalipin ninyo? Kung magkagayon at nakalaya kayo sa pagkaalipin ng takot, pag-alala at kawalang pag-asa, anong dapat mabanag sa inyong mga mukha? Ngumiti nga kayo. Kung magkagayon at may ngiti kayo, pati puso nyo'y sumasaya. Sapagkat ang nakapagpapasigla ng katawan ay ligaya. Hindi pagkain, hindi gamot. Pakatanda ninyo, mga minamahal ko. Sapagkat anuman ang nilalagok mo, kung magulong-magulo ang isip mo, at kung ang puso mo'y matigas na bato, at di makadama ng pag-ibig ng Kristo't Ama sa'yo, ay wala kang makikilalang Kristo't Ama mo na magpapalaya sa dinadala mo. Pagkaalipin mo bilang tao. Buhay bang Ama? Kaya, tumayo nga po kayo. Ikembot mo. Ipagpag mo. Ipadyak mo. Bakit po? Ikembot mo. Walang pangalan kung alin ang ikekembot. Subalit dahil meron kayong pattern na parabang pattern, ano? Yung tinatawag na nangunguna sa inyo, kung ano'y ginagawa ay sinusunod. Kahit hindi sinabi kung alin ang ikekembot, kumekembot kayo. Kahit hindi sinabi kung alin ang ipapagpag, dahil may sinusundan kayo, pinapagpag nyo yung ginagawang pinapagpag ng sagsasalita sa inyo. At kung alin man ang sinabing ipadyak nyo, ipinapadyak nyo rin. Kahit walang salita kung ano yon, ganyan ang tao. Kung totoong kinikilala ang Kristo, sinabi niyang magpakabuti ka, alam mong si Kristo nagsalita, hindi mo man siya nakita, dapat ay ginaya mo siya. Sinabi niyang magbago ka, sapagkat alam mo, ang nanguna sa iyo at isang halimbawa mo'y tunay na pagbabagong dulot sa iyo, gagawin mo. Ang nagsabing magmahal ka, sapagkat ang iyong sinusundan ay tunay na mapagmahal, hindi mo man siya nakikita, gagawin mo, susundan mo, tutularan mo. Kaya't kung gayon lamang ang ginagawa ninyo, gising lahat ang diwa nyo. Opo na kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos?
Yan ang pawang katotohanan. Ang kumikilala sa katotohanan, nakakalaya sa kamalian. Ang kumikilala sa banal na salita, tinatanggap ng kanyang diwa. Ang kumikilalang may tagapagligtas siya, naaaliw sumasaya buhay niya sapagkat hindi siya namamatay sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pag-asa. Buhay bang Ama? Kaya, kung ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka naalipin. At kung nasa katotohanan ka, hindi mo sinusundan yung maling halimbawa ng mga nauna sa'yo, kundi yaong tunay na Kristo mo, tagapagligtas mo, na alam mong tagapagligtas mong totoo, siyang tutularan mo. Upang ganang kalayaan ay kamtin mo, tunay na makapagpalaya siya sa'yo. Buhay bang Ama? Oh, sige po. Pag nilayan po ninyo, kapag umaawit kayo ng sundan, sundan mo ako, sundan, sundan mo ako, sundan, sundan, sundan mo ako. Kapag wala kang sinusundan, makakasunod ka ba? Subalit, ang Kristong sinusundan mo, pinakitang maliwanag sa iyo ang dapat sunurin mo. Hindi mo man siya nakikita, dapat masunod mo. Sapagkat iba ang salita sa gawa sa lupa. Ang salita na nagmumula sa Ama, kabanalan. Ang gawa sa lupa, gawang panglupa. Kaya't kung bibigyan mo ng buhay ang salita, bibigyan mo ng gawa, makakalaya ka sa pagkaalipin mong walang maliw. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Bakit walang maliw? Sapagkat mula ng bata ka, lagi mo sinasabi, patawarin niyo po ako. Pamyamiya, dahil marupok ka, nandyan na naman yung pagkakasala mo. At nang maalala mo na namang may Kristo ka, patawarin niyo po ako. Pamyamiya, nung nakalimot ka na naman, ginawa mo na naman ang hiningi mong pagsisisi, hiningi mong kasalanan. Anong mangyayari kung miyat-miyay gayon? Kaya't ibinaba ang katotohanan upang ang lahat ng tatanggap sa katotohanan ay tuwirang makalaya na sa di nararapat. Anak ba kayo ng Ama? Lahi ba kayo ni Abraham? Kung lahi kayo ni Abraham, sino ang inyong dapat tularan? Si Ulupong o si Abraham? Mga mahal, ano ba ang ugaling Ulupong at ano ba ugaling Abraham? Kaya kayo mismo, masasambit ninyo kung totoong malaya na kayo. Buhay bang Ama? Kayo mismo, makikilala nyo ang sarili nyo kung alipin pa kayo o malaya na kayo. Nais nyo bang sa tuwing alipin lamang kayo? Alipin na lamang kayo ng alipin? O gusto nyong makalaya? Kung magkagayon at nais nyo ng kalayaan, tanggapin ninyo ang Kristong buhay na kailan may di namatay. Espiritu ng katotohanan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano ang masaya? Maligaya, malungkot? Alam nyo, mga mahal ko, ang salapi ay hindi dapat makapagpatigib ng lumbay, ng lungkot, kundi dapat ang salapi makapagtigib ng galak. Eh, paano ka nga po, Apo, kunching matitigib ng galak, eh wala nga ako salapi. Ang kawalan ay di nakakapagtigib ng lungkot, sapagkat ang salitang kung tinatanggap ninyo ay makakalaya kayo sa kawalan ng pag-asa. Ano ang salita?
ang kawalan ay kapunuan. Kaya ang sino mang nawawalan, maaring sidlan. Ang sino mang wala, maaring bahaginan. Buhay ba ang Ama? Kaya nandyan ang buhay na Espiritu. Pakiramdaman mo sa sarili mo, kung masamang Espiritu nasa iyo, sigurado ngayong oras na ito'y alingas-ngas katao. Kung mabuting Espiritu, hindi mo nawawari at di mo kayang suriin o liripin, bakit ang ligaya ng puso mo? Kaya, nag-uumapaw ba ang puso mo kahit wala kang salapi? Sa galak, hindi sa galit. Purihin mo ang Ama. Kahit may nararamdaman ka, nakukuha mo pang tumawa. Sino ang nasa iyong Espiritu? Ang mabuti ba o ang masama? Yan ang pawang katotohanan. May nararamdaman ka man kung puspus ka ng Espiritu Santo, makakangiti ka pa rin tao. Buhay bang Ama? O sino ang natitigib ng pag-aalala at maraming kaguluhan? Ikaw tao, batid mo ngayon kung ikaw yaon. Hindi pa mabuting Espiritu ang kasama mo niyan. Kapag may kapayapaan ka na sa oras na ito, pumapasok na sa iyo ang Espiritong totoo. Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakahiwaga niya kung papaanong may pag-aaral sa lupa, kung papaano ang kumain ng pagkaing tiyan. Mayroon ding pag-aaral kung paano kumain ang di mo nakikitang kinakain. Subalit iyong nananamnam, nalalasahan sa pamamagitan ng Espiritong hindi mo nasisilaya. Espiritu ng katotohanan na magpapalaya kanino man. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dahil buhay ang Diyos, dapat po bang kapag mayroong kang inisip ngayon, inisip mo pa rin maghapon, inisip mo pa rin hanggang gabi, buong magdamag at may bukas pa? Ang dapat isipin sa maghapon at magdamag habang ikay nabubuhay, na dapat ay pinagninilayan, yung makapagbibigay liwanag sa'yo, hindi yung nakapagbibigay dilim at galit sa puso mo. Ano kaya yaon? Alam mo na ba ang katotohanan? Kung alam mo ang katotohanan, wala kang pagbubulay-bulayan sa maghapon, pagninilay-nilayan sa magdamag, kundi ang banal na salita. Sapagkat yaon ang patotoo na tinanggap mo ang Kristong tagapagligtas mo. Buhay bang Ama? Sapagkat ang salita'y bumubuhay, hindi pumapatay. Sapagkat ang salita'y tumatanglaw, hindi nagbibigay dilim. Sapagkat ang salita'y nagpapalakas, hindi nagpapahina. Sapagkat ang salita ay nagbibigay sigla, hindi nang kawalan ng kasiglahan. Buhay bang Ama? Sa makatwid, kung nasa iyo ang katotohanan, batid mong lahat siyaan. At nang dahil batid mo yan, nakalaya ka sa madilim mong nakaraan. Buhay bang Ama? At nang dahil nakalaya ka sa madilim mong nakaraan, kung may madilim man na naganap sa buhay mo, nang masumpungan mo ang liwanag, hindi mo na maapuhap sa iyong isip, hindi mo na maramdaman sa iyong kalooban, sapagkat ang bumukay sa iyo ay ang katotohanang pinalaya ka na tao. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramaniyahanam. 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 Kaya, ang mga nakaraan ay hindi na dapat balik-balikan pa kung makasasama sa damdamin at kaisipan. Subalit ang dapat mong balik-balikan sa iyong diwa't kalooban
yung ikaw ay mahal na mahal at di kailanman pinabayaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang pangalan mo, anak? Angelica. Oh, masaya na ka ngayon eh. Nanong lagyo mo, Pen? Na? Nanong lagyo mo? Nanong lagyo mo? Nanong lagyo mo? Angelica, pila na kang banwa na? Pila na kang banwa? 23. Lasapin mo yung buhay. Ne? 23 at yung kakaing kayanakan pa rin. Kaya, eh ka magmukmuk yung biye mo. Pasayahan mo yung biye mo. Saguli mo yung biye ketiking yato. Eh mo ne, palungkutan yung puso mo ne. Ne? Araramdaman mo yung sasabihan ko. Aintindihan mo ko. O, sige na mo, may lika na. O, mas laming ay limo. Ah, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Ano? Nang hindi po ako naglilingkod ng ganito, pag nagtagalog ako, nababalid ako. Hindi ko masabi ng diretsyong Tagalog. Nakahaluan ng Kapampangan, nagkakaroon ng etch. Nawawala yung apon. Hapon. Apon. Buhay po ba ang Diyos? Nang maglingkod naman ako, kung wala yung pagdaloy, nababalid naman akong mga Pampangan. Kahirap tagala. Tagana, heka. Kahirap talaga, no? Sapagkat kung ano yung bihasa mong sinasabi, doon ka nahahasa, ano? Ugaliin niyo po kayang magsalita ng mabuti. At sigurado, mababalid na kayong magsalita ng masama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tamang tama. Kala niyo, istorya yun, ha? Alam niyo, pag nakinig po kayo ng banal na salita at inunawa ninyo, sigurado magigising ang diwa niyo, napakapurol mo man. Pag nahasa ka, sigurado tatalim ka rin. Buhay bang Ama? Gaano man kakapal ang gulok, kapag araw-araw ay hinahasa, ninipis at tatalim din. Gaano man kakapal ang iyong ugaling di tama, sa araw-araw na ito'y nahahasa sa banal na salita, mababawasan na yan ang mababawasan hanggang numipis ng numipis at tumalim ng puso mo sa pag-ibig ng Ama. Buhay bang Ama? Tumalim na ang diwa mo sa mabuti, hindi na sa kaguluhan, kalituhan, kawala ng pag-asa at kasamaan ng pag-iisip. Buhay bang Ama? Kaya napakahalaga ng makalaya ka bilang tao na pagkaalipin mo'y di nawawala. Napakaligaya, napakasaya, napakahiwaga ng naganap sa iyong buhay kapag ikaw ay nakalaya na. Buhay bang Ama? Paano naman makakalaya kung ayaw mong magpalaya? Pinalalaya ka na, hambing sa binibigyan ng parol. Palalayain ko na Ekaeri mamaya. Eh, yung palalayain mamaya, hindi na nahintay yung mamaya. Gumawa na ng garapal. Balik na naman sa kulungan. Wala ng parol. Hindi na naman nakalaya. Subalit naway, huwag naman ninyong ihambing ang nakakulong niyong damdamin sa nakakulong sa piitan.
sapagkat yung nakakulong sa pitan ng mga kasama ay kapwa nila lang. Subalit kung papapasukin niyo ang Espiritong Banal sa inyong kalooban, palalayain ang lahat ng nakakulong niyong damdamin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, masarap magpalaya ng di dapat at nararapat upang makatanggap ka ng kagarapat dapat at pagiging marapat. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Alam niyo po, sa panahon noon na nabubuhay pa ang Kristo, tagapag-ulat sa harapan nangungusap, saan man dako magtungo nakikita ang kaharap. Sa panahon ng Espiritu, wala mang kayong nakikita ang kausap kung nanamnamin nyo higit pang mas malamang kayo sa mga ninunong na una sa inyo. Buhay bang Ama? Sapagkat mapalad ang nagtitiwala at naniniwala sa hindi niya nakikita at dinarama niya sa damdamin at kalooban niya, tinanggap niyang totoo at nagpalaya sa kanya, tuwira niyang masasambit. Buhay ang Ama niya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay na buhay po ba ang Diyos? Pag mayroong kwentong hindi maliwanag ay nakakalito, tama po ba? Subalit kapag ang kwento'y pangkabanalan at maliwanag, siguradong nakapagbibigay liwanag. O isang kwento na halimbawa po, humahangos, nandun ako sa terrace, yung dalawang alagad, ito po binabahagi sa akin. Mahangos yung dalawang alagad. Oo, saan kayo pupunta? Sabi ko, ay tinatawagan po namin si kapatid na Neni eh. Kasi po ay may tumawag, yun daw po cellphone niya, tsaka po yung kanyang wallet ay naiwan sa tricycle. Oh, kabait naman ka ako nung tricycle boy na yon at babalik sa kanya yung kanyang cellphone at tsaka wallet. Oh nga po, ay nasaan ba yung tricycle? Wala pa daw po. Nasaan si kapatid na nene? Wala po. Paano nalaman? Papunta na po daw dito. Hindi pa nga daw. Ay, naku, kagulo ninyo, sabi ko. Ano ba kako? Pinapaliwanag. Ay, pumasok ka na nga kako, nababasa ka ng ulan. Nakakalito yung kwento na yan. Kaya pala, ba't hindi nga mabait asawa niya yung naiwan ng tricycle? Buhay bang Ama? Naku naman. Kapatid na nene, sabi ko, saan ka baka ako sumakay at kabait naman nung magte-tricycle na yon? Binalik yung cellphone mo at wallet. Sa asawa ko po. Kanino yung tricycle? Sa asawa ko po. Nako. Babalik nga ka ako. Asawa mo pa na eh. Buhay ba nga ma? Nako naman. Ba't po binahagi? Ba't binahagi? Kumisan eh, masyadong exaggerated ang kwento ng tao. Humihingal pa. Humahangos pa. Sabi ko, kumisan eh, bilang tao ang alagad dahil eh, sabi ko, ano yun, natataranta? Nalilito? O tuwa-tuwa? Anak, ganyan ang tao, sabi sa akin. Pag nasa pagkatawang tao ay humahangos, tuwa-tuwa, nalilito, nagagala, na hindi mo mawari, Eka. Ano ba, Eka, ang tama, anak? Kahit na natutuwa ka eh, hindi ka hahangos. Kampante lang, kalmante ka lang. At ayos na ayos. Parang wala lang, patag lang. Alam niyo po, ganyan ang Kristo. Ang Kristo, nakakagalit na yung sinasabi. Mapagpaimbabaw kayo. Wala lang, patag lang. Yung mga hindi makatanggap, galit na galit. Buhay ba ang Ama? Anak kayo, Eka, ng ulupong. Sapagkat kung anak kayo ni Abraham, di si sana'y ginagawa niyo yung kanyang ginawa. Galit na galit yung mga pinagsasabihan. Ano po? Samantalang siya'y patag na patag at kalmanting kalmante. Bakit po? Sapagkat nasa katotohanan ang isang Kristo.
Alam niyo po, kapag nasa katotohanan ka pala, kalmanting kalmante ka, patag na patag ka, wala yung humahamos ka. Pagal na pagal ka. Kaya kapag may nakita kang, sabi, nakunada pa, yung kunwari sasaklolo, takbo, bandang huli siya humihinga, itindig mo nga, hindi ko, anong tinulong niya doon? Ang tao nga naman, subalit nakita niya, nada pa. Sige, tumakbo siya, kalmante. Inalalaya niya yun yan, pati siya relax. Subalit yung, kawawa naman! Para kang naluka-luka. Eh, may nagawa ka bang mabuti nun? Wala, sapagkat hindi ka napabuti. Napasama pa. At nakita ka nung may sakit sa puso. Ba't ikaw mahangos ka? Ba't umahangos ka? Inatake. Hindi pala dapat atakihin. Hindi pala totoo kinukwento. Buhay ba ang ama? Yan ang katotohanan. Kapag nakalaya ka sa pangtaong pag-uugali mo, kapag nakalaya ka sa taong damdamin mo, kalmante ka sa tuwina. Patag ka lamang na nabubuhay sa lupa. Huwag kayong magkasala. Kaya nagkaroon ng istorya, senaryong gayon, para may bahagi ngayon ang huwag kang maging isang nilalang na laging humahangos, laging nagmamadali, laging nalilito, laging nag-aalala, laging natatakot, tuwin ay walang alam, kundi hangos ng hangos. Kaya bandang huli, napagal at bumagsak ang lakas. Buhay bang ama? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Ang nais ng ama, lagi sa tuwin ay kalmante ka, patag ka. Ano man ang naririnig mo, ano man ang sinabi sa iyo, kalmante ka, patag ka, nakakagalit na, nakatawa ka pa. Nakakatuya na, nanunuya na siya, patag ka pa. Hindi buluso, hindi pabigla-bigla, hindi ka magsasalita ng di agad-agad. Kundi makikinig ka muna at susuriin mo ang istorya. Buhay ba ang ama? Ano ang nangyari sa mga kausap ng Kristo? Hindi inuunawa ang sinasabi. Hindi pa natatapos, sumasagot na. Nangangatwira ng, hindi kami alipin at kailanman ay di kami naalipin. Kung hindi kayo alipin, bakit ganyan ang ginagawa nyo? Bakit hinahanapan nyo ako ng paratang? Bakit hinahanapan ninyo ako para ipapatay? At ba't di nyo mapaniwalaan ang sinasabi ko'y ang galing sa ama ko, ang nagmula sa ama ko, ang patutoong nakita ko, at ang patutoong siya ito. Mga mahal, yan ang katotohanan. Kung minsan ang tao, sinasabi niya, nasa katotohanan siya, nasa liwanag siya, subalit suriin mo ang ugali. Padaskol-daskol. Subalit suriin mo ang ugali. Pagatol-gatol. Subalit, nagkabilaukan pa. Subalit! Pagasol-gasol, padaskol-daskol, pagatol-gatol, at pahabol-habol. Mga minamahal, katotohanan ang sa'kin tinuturan. Kung nakalaya ang sino man, kung dati kang ugaling kapag may narinig kay iyak ka ng iyak, dating ugali mo pag may narinig kay galit ka na agad, dating ugali mo kapag may narinig kay nagpupuyas ang damdamin mo, dating pag-uugali mo kapag may narinig kay nag-aalala at natatakot ka na, sa dating pag-uugali mo yaan at nang binago ka na, nakatanggap ka ng katotohanan na sa pagkakalmante, pagtitimpi ka na. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't kung gayon lamang ang ganang pagbabagot na sa katotohanan ang tao, wala ngang pabigla-bigla sa gawa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nektaramenia hanam. Nektaramenia hanam.
nagkaramanihan lang. Kaya, ano man ang sinasabi sa iyo ng kapwa mo, ang damdamin mo'y naroon pa rin ang tinanggap mong katotohanan. Naroon pa rin sumisibol ang tinanim sa iyong buhay na dapat ay huwag nang mamatay kailanman. Sapagkat ikay nakalaya na, sa pagkaalipin mo'y pinalaya ka na. Sumayin niyo ang paghahari, mga minamahal. Sino kayang makagagawa ang tunay na malaya? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya malaya ka na. Tinanggap mo na ba kalayaan mo, anak? Ano nga ang lagyo mo? Angelica, wow, kalago mo lagyo. Angelica. Angelic. Angelic. Angelica. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, ilan na po ba yung mga dumulog, nagsabi, na sa una hindi naman sila dumudulog, hindi naman sila nagsasabi na, sabi, basta karap lang. At pagkatapos sabi, pasubali ko ka, manggagamot ka. Binalik lang po ito sa unang kaganapan. Nakailera ang mga pasyente sa sala. At pagkatapos ay lumapit doon sa isa, tanda mo pa ba yan, Cecilia? Sinabi sa kanila. Pasubali ko sa iyo, anak, ika'y manggagamot. Ba't alam mo? Eh, kung tunay kang manggagamot, dapat alam mo, ba't alam? Yan ang tugon sa kanya. At ang sabi mo, dala ko si Mama Mary. Di ba si Mama Mary ang sinasabi mo? Sabi sa kanya, o sulong Eka, kung tunay na dala mo si Mama Mary, gaano ba siya kabigat? Kailan may di mo madadala si Mama Mary? Manapang sabihin mo, ang espiritu ni Mama Mary nasa akin. Tama ba gayon? O kung gayong nasa iyo naman ang espiritu ni Mama Mary, dapat matintiman kang babae. Dapat matintiman kang gumanap. At dapat ay alam niyo po, yun ang espiritu. Nakakakilala ng kausap niya. Nang dahil hindi espiritong totoo ang mga kaharap ng Kristo, lumalaban sa totoo. Hindi matanggap ang katotohanan, gayon sila. Kayo, kung totoong nasa espiritu kayo ng katotohanan, kilala niyo sarili niyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, at nang dahil kilala mo ang sarili mo, ngayong oras na ito'y magpalaya ka sa hindi dapat na nasa sa iyo at kinikimkim mong hindi dapat nasa sa iyo. Buhay bang Ama? Upang sa gayon, kapag nakalaya ka at nagpalaya ka, iba ka na. Matatawag ka ng hindi alipin, kundi ikaw ay malaya na. Sumayin niyong kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. At ang tunay na ang bahagi espiritu na katotohanan at totoong espiritu nasa mahirap mang kalalagayan at nasa kahirapan mang kalalagayan hindi gagamit ng kung sino kundi aasa sa espiritu niyang tinataglay na buhay na tataggapin ang ganang kaloob niya sapagkat alam niya kailan may di siya pababayaan. Buhay bang Ama? Kaya kung lahat kayo'y nasa espiritu ng katotohanan, kikilalanin niyong magagawa ng espiritong sumasa inyo na kayo'y hindi pababayaan. Na kayo'y hindi wawasakin, kundi kayo'y bubuin. Na kayo'y hindi igugupo, kundi kayo'y ititindig. Na kayo'y hindi pahihinain, kundi kayo'y palalakasin. Na kayo'y hindi didimlan, kundi kayo'y tatanglawan. Kaya't kung kilala nyo ang nasa sa inyo, gayon ang magaganap sa buhay nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. At kung nasa katotohanan kayo,
Batid ninyong ang makapangyarihang tinanggap nyo sa tuwing ay di lumilisan sa inyo, kaya takot kang magkasala sa kanya. Yamang nakalaya ka at inako ka na, tinanggap mo na kung ano ang dapat para sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Subalit kung itutugon mo, apo kunching tao pa ako, malapit ang tukso at marupok pa ako, tama, anak, yan ang tugon sa iyo. Subalit, kung nasa sa iyo ang totoong espiritu, ang karupukan mo'y katatagan, at ang kahinaan mo'y tinuran ko na iyong kalakasan, kaya't pagsusumakitan, pinagsusumikapan mong gagawin ang lahat ng tumpak, nararapat at dapat para kay totoong makapagturang nakalaya ka na. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya, Angelica, malaya ka na ba? Alipin ka pa. Kailan ka makakalaya niyan, anak? Kaya, magpalaya ka. Buhay bang Diyos? Alam niyo po, magandang umaga. Happy birthday, my sister. Ha? Pangkasal yata yun. Ibahin natin. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti po niya. Nung bago po ako, hiniling ko na kaming tatlong babae ay gamitin niya. Kaming tatlong magkakapatid na babae. Sayang nga lang po, hindi ko nahiling pati mga kapatid kong lalaki eh. Pero dahil yun ang hiniling ko po eh, pinagbigyan po ako. Ba't ko po nahiling yun sapagkat tatatlo kaming babae, gusto ko po maunawaan nila parehas yung si kapatid na Maria po nauna sa akin. Tapos siya, napakahina po ng loob dahil nasa Manila siya noon. Minsan tatawag po, kalahati ang ng gabi, may madaling araw, tatakbo ka ng sasakyan. Sabi ko, pinagagalitan ko po lagi. Sabi ko, ano ba yan? Ako? Yung bubang galit na kunwari lang para sinisindak mo na. Aba,